Ngayong papalapit ng papalapit ang pagtatapos ng 2021, dadako na naman tayo sa panibagong taon at bagong buhay, bagong pag-asa, kaya siguradong marami sa atin ang halaman pa rin ang ginagawang libangan at hanap buhay. Kaya ibabahagi natin ang mga halamang pwedeng itanim at pag napalago mo ito pwede rin itong ibenta sa online. 15 pinakamahusay na halaman na makakatulong upang mapaganda laging fresh ang inyong kusina. Ang bawat silid sa iyong bahay ay nararapat sa isang splash ng halaman, mula sa mga halaman sa silid tulugan hanggang sa mga halaman sa banyo. Kung pipiliin mo man ang mga kaibig-ibig na makates na halaman, o panloob na puno, makakahanap ka ng bagay na angkop sa iyong panlasa. Ngunit huwag kalimutan ang iyong kusina. Gumugugol ka ng maraming oras doon, kaya bakit hindi palibutan ang iyong sarili ng mga nakaka-relax na epekto ng kalikasan gamit ang mga halaman sa kusina. Ang mga halaman ay maaari ring maglinis ng hangin, natuklasan ng isang sikat na ngayon na 1,989 na pag-aaral ng NASA na ang mga houseplant ay maaaring mabawasan ang mga pollutant sa hangin sa loob ng bahay tulad ng formaldehyde at benzene. At kung ang iyong kusina ay walang mga bintana, isaalang-alang ang pag-mount ng mga LED row light sa ilalim ng mga cabinet upang magbigay ng karagdagang liwanag para sa maliliit na nakapaso na halaman. Ang mga LED ay hindi naglalabas ng init tulad ng old school incandescent o halogen bulbs, kaya nagdadagdag ka ng liwanag nang hindi nagpapainit sa iyong workspace. Narito ang ilan sa mga pinakamagagandang halaman sa kusina. Una, aloe vera. Gustong-gusto ng aloe vera ang maliwanag na ilaw, kaya kakailanganin mo ng isang window para sa isang ito. Hayaang matuyo ito sa pagitan ng mga pagtutubag, dahil hindi ito gustong maging basa. Magsunog ng sarili. Kurutin ang isang panlabas na dahon at pisilin ang malagel na sangkap sa mga maliliit na paso. Ang mga compound sa mga dahon ay may mga anti-inflammatory properties na nagpapabilis sa paggaling ng mga tisyo ng balat. Matutong magtanim ng mas maraming nakapagpapagaling na halaman dito. Pangalawa, basil or chives. Halos hindi sinasabi na ang mga sariwang halamang gamot sa iyong counter ay kailangan. Ngunit ang ilang mga halamang gamot ay mas angkop sa mas mababang antas ng liwanag kaysa sa iba. Kung mayroon kang maaraw na bintana, ang maliliit na kaldero ng basil at rosemary ay uunlad. Ngunit kung ang iyong kusina ay nasa madilim na bahagi, manatili sa hindi gaanong maysla na mga halamang gamot tulad ng parsley, mint, at chives maliban kung magbibigay ka ng karagdagang liwanag. Pangatlo, English ivy. Gustong-gusto ng matibay na halaman na ito ang katamtamang liwanag ngunit maaari itong mag-adjust sa mahinang liwanag. Gumagana ang English ivy sa mga paso, nakasabit na mga basket, o sinanay bilang isang topiary. Hayaang matuyo bago diligan. Pang-apat, peace lily. Ang peace lily ay may makintab na berdeng dahon at puting bulaklak na hugis kutsara. Pinahihintulutan ito ang mababang liwanag ngunit namumulaklak lamang sa maliwanag na liwanag. Sa pangkalahatan, ito ay isang walang malasakit na halaman na hindi mo, halos maaaring patayin, hanggat pinapanatili mong bahagyang basa ang lupa. Panglima, halaman ng hangin. Tinatawag din na tillandsia, ang halaman ng hangin ay isang epiphyte, na nangangahulugang ito ay lumalaki ng walang lupa sa maliwanag na liwanag. Sa totoo lang, ito ang pinakamalapit na mapupuntahan mo sa isang planta na walang pangangalaga, kaya isang magandang pagpipilian kung ikaw ay isang bagong magulang ng halaman. Karaniwan itong ibinibenta sa isang nakasabit na palayok, glass globe o nakamount sa isang piraso ng kahoy. Diligan ang iyong halaman sa pamamagitan ng pag-ambon paminsan-minsan o pagbanlo minsan sa isang linggo, pagkatapos ay hayaang matuyo. Pang-anim, planta ng cast iron. Ang halamang cast iron, na tinatawag ding aspidistra, ay kasing tigas ng mga ito. Walang pakialam sa mahinang liwanag, at natural na may kentab at kaakit-akit ang mahaba at strappy na patayong mga dahon nito. Panatilihin itong bahagyang basa sa tagsibol at tag-araw, at hayaan itong matuyo sa pagitan ng pagtutubag sa taglagas at taglamig kapag hindi ito aktibong lumalaki. 7. Pothos. Ang vining plant na ito na may mekentab na berdeng dahon ay isang magandang pagpipilian para sa kusina dahil gumagana ito sa mga nakabiti na basket na hindi kumukuha ng mahalagang counter space. Gusto nito ang katamtamang liwanag ngunit mag-a-adjust sa mahinang liwanag. Hayaang matuyo ang mga pothos sa pagitan ng pagtutubog. 8. Chinese evergreen. Ang Chinese evergreen, na kilala rin bilang aglanima, ay may maganda at mahabang dahon na may kulay pilak na kulay.
Wala itong pakialam sa mahinang liwanag ngunit panatilihing basa ang lupa nito sa lahat ng oras. Siyam, halaman ng Arrowhead. Ang kaakit-akit na mga dahon na hugis arrowhead na may kulay pilak na kulay ay ginagawa itong isang kawili-wili at madaling pag-aalaga na halaman upang bihisan ang isang sulok ng iyong counter. Gustong-gusto ng halaman ng arrowhead ang katamtamang liwanag at bahagyang basa-basa na lupa. Sampu, ZZ Plant. Ang halaman ng ZZ, isang pinaikling bersyon ng pangalan nito na umiikot sa dila na Zamiaculcus zamiafolia, ay matigas gaya ng mga kuko. Mayroon itong dramatikong patayong waxy na mga dahon na nagpaparaya sa pinakamadilim na sulo. Tubig lamang kapag ang tuktok na ilang pulgada ng lupa ay tuyo, ipasok ang iyong daliri upang suriin. 11, halaman ng African Spear. Ang kapansin-pansing halaman na ito, isang kamag-anak ng mas karaniwang halaman ng ahas, ay may matinik patayong cylindrical na mga dahon. Pinahihintulutan nito ang halos anumang antas ng liwanag. Ang palayok ay maaring maging napakabigat kaya ilagay ang palayok sa isang lugar na hindi ito mabubonggo. Hayaang matuyo ito sa pagitan ng pagtutubog. 12, halamang gagamba. Isang makalumang paborito na nangangailangan ng kaunting pangangalaga, ang halamang gagamba ay mukhang pinakamahusay sa mga nakabiti na kaldero. Mas gusto nito ang maliwanag na liwanag ngunit ito ay iaangkop sa mababang antas ng liwanag. Ang mga cute na plantlet na nabubuo sa mahahabang arching stems ay maaaring kurutin at itanim upang makagawa ng mga bagong halaman. Panatilihing basa-basa sa tagsibol at tag-araw, ngunit hayaan itong matuyo sa pagitan ng pagtutubog sa taglagas at taglamig. 12, Swedish Ivy. Ang Swedish Ivy ay may mga cascading stems na may bilugan na mga dahon na ginagawa itong isang magandang pagpipilian para sa matataas na kaldero o hanging basket. Ito ay hindi isang maceland na halaman at mayroon ding iba't ibang uri. Mas gusto nito ang katamtamang liwanag. Panatilihing bahagyang basa ang lupa. 13, halaman ng polka dot. Kailangan ng splash ng kaibig-ibig na polka dots para mapangiti ka. Ang isang polka dot na halaman, na may matangkad na butik-butik na mga dahon sa mga spot na kulay rosas o pula, ay isang magandang karagdagan sa mga maliliwanag na windowsills. Ito ay hindi isang mahabang buhay na halaman at mukhang pinakamahusay sa loob lamang ng mga 2 taon, ngunit ito ay mura upang palitan. 14, Heartleaf Philodendron. Ang maliliit na hugis pusong dahon ng halaman na ito ay may mekantab na kinang. Ang Heartleaf Philodendron ay nangangailangan ng katamtamang liwanag ngunit ito ay umaangkop sa mahinang liwanag. Kurutin ito pabalik upang panatilihing mas compact ang hugis nito, o sanayin ito sa isang trellis o ripot sa isang nakasabit na basket habang lumalaki ang halaman. Hayaang matuyo ng kaunti ang lupa sa pagitan ng mga pagtutubog. At dito na nagtatapos ang ating video. Salamat sa inyong walang sawang panunood. God bless you all.